Tumayo po tayo. Babasahin natin ang text natin, Malachi chapter 3, mula verse 6 hanggang verse 12. Malachi 3, 6 hanggang 12. Ito ang salita ng Diyos. Babasahin ko ito sa ESV, English Standard Version. For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. From the days of your fathers, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Verse 8. Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? Nakausap nilang Diyos. And sumagot ang Diyos, in your tithes and contributions, you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. 11, I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Verse 12, ang huling talata. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Papuri sa pagbasa ng salita ng Diyos, makaupo na tayo. Tignan muna natin yung order ng text natin, yung order ng passage natin, yung conversation between God at ng bayan ng Israel. Ang unang sinabi ng Diyos sa kanila, manumbalik kayo sa akin, bumalik kayo sa akin, repent and come back to me. At sumagot yung Israel, sabi nila, paano kami babalik sa iyo, O Diyos? At sumagot yung Diyos, pero yung sagot ng Diyos, patanong. Tinatanong nila, O Lord, gusto mong bumalik kami sa inyo, paano kami babalik sa inyo, O Diyos? At ang sabi ng Diyos sa kanila, bakit niyo ako ninanakawan? Bakit niyo ako ninanakawan? Tapos nagtanong ulit ang Israel. Sabi nila, O Lord, paano ka namin ninanakawan? How are we robbing you? At sabi ng Diyos, sa mga ikapunin niyo at sa mga handog ninyo, in your tithes and your contributions. At pagkatapos sabihin ng Diyos, sinabi niya, repent and return to me. Magsisi kayo at manumbalik kayo sa akin. Sa pagpapasensya at kabutihan ng Diyos, tinatawag niya yung mga Hudyo na pumalya, na bumalik sila sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapanumbalik na hinahayag yung kasalanan nila. So, meron akong question, just to illustrate this. Mali ba para sa isang bata na kumupit ng pera sa pantalon ng magulang niya? Mali ba yun? Mali ba para sa isang 10 taong gulang na bata na kukupitan niya yung wallet ng nanay niya, yung wallet ng tatay niya? Mali ba para sa isang caretaker ng tindahan na kumupit siya ng 50 piso o kaya naman 100 piso doon sa tindahan na pinapabantayan sa kanya? Is that wrong or is it right? Mali ba para sa isang kasabay sa jeep na nakita niyang pagod yung isang babae doon at walang bandera lang yung kanyang bag, okay lang ba na kunin niya yung wallet ng isang pagod na babae doon sa jeep? Okay lang ba para sa isang politiko na ilagay niya sa bulsa niya yung pera ng taong bayan? Sa lahat ng mga binanggit natin, alam natin yung moral na sagot. Hindi tama yung mga yun. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, lahat ng yun ay mali. At yan mismo yung akusasyon ng Diyos sa bayan ng Israel. Sa akusasyon ng Diyos, ninanakawan nila ang Diyos. The accusation of God to the post-exilic Jews is that they are committing the crime of theft. At if you will remember sa book of Nehemiah, di ba sa Nehemiah, halos tinignan natin, halos magkapantay, if not, magkasabayan si Nehemiah at Malakay ng timeline. So si Nehemiah ay isa sa mga last na mga people kasi post-exile na siya.
Isa sa mga text sa Malakay, sa dulong part, ng Nehemiah, si Nehemiah, binil niya na yung walls ng Jerusalem. So tapos na yung templo, walls naman. Si Nehemiah, bumalik sa Persia. Kasi meron lang siyang deadline sa Persian king. Bumalik siya, pagbalik niya ulit doon sa Jerusalem, ang dinatnan niya, pinabayaan na ng mga tao yung pagbibigay sa templo. So if we will look at the background, it's almost the same. Kung ano yung problema dito sa Malakay, yung problema sa Nehemiah, pinabayaan nila yung templo ng Diyos, nagkanya-kanya na sila ng trabaho, nagkanya-kanya na sila ng mga personal na mga agendas, at wala na silang pakialam doon sa pagko-continue ng templo. And we can see, oh, that's what's happening here in Malakay. So Yahweh called them thieves, and Yahweh called them to stop being robbers and to restore the covenant obligation of tithes and offering to fill the empty temple storehouse. At yung curse na binanggit dito, ako mapansin ninyo, sinabi ng Diyos sa verse 9, you are cursed with a curse. So meron sumpa dito. Yung curse na yan, present na yan sa chapter 2, chapter 1. So, nadaanan natin sa pangaral natin. Halala nyo sa chapter 1, nung ang binibigay ng Israel ay substandard worship, tabi-tabi ng mga handog, may curse na doon. Tapos sa chapter 2, nung nire-rebuke na ng Diyos yung mga pare, may curse ulit doon. So, huwag natin isipin na exclusive sa tithes and offering yung curse. Yung curse ay sa lahat ng covenant failure ng Israel ay meron na binigay sa kanila na sumpa yung Diyos. So, ang reason bakit tinanggap nila yung covenantal curses ay dahil sa failure nila to provide the material needs ng templo. May mga material na pangangailangan yung templo sa kanila ikapu, sa kanilang kontribusyon, hindi nila natutugunan. Iyon. So, conditioned upon the repentant and believing obedience, the curse can be lifted and turned into a blessing. Depende yan sa gagawin nila kung sila susunod na may pananalig at magsisisi na may pananalig. Now, gusto natin ibigyan ito ng clarification if hindi pa natin alam. Anong meaning, anong definition ng tithes and offering? Okay, unang bigyan natin ng clarification. So, lumang tipa ng ang tithes, so maganda yung word sa Tagalog, ikapu. Kasi ang ibig lang sabihin, no, 10%. Yung 10% ng lahat ng ani nila, ng lahat ng mga pagmamay-ari nila, ng lahat ng profits nila, ay inutos sa kanila ng Diyos na ibigay nila para sa gawain sa templo. So yung 10% na yun, yung tinatawag na tithes, all of their produce of the land. You can look at Deuteronomy 14, verse 28 hanggang 29. Pero practically, para saan yung tithes and contributions? Practically, para yun sa tribo ng Levites. Kasi, di ba, may 12 na tribo. Yung 11 tribo ay pwedeng magtrabaho ng kanya nila, pero yung isang tribo ay nilaan ng Diyos para sa temple work, mga Levita. So, yung tithes ng 11 tribo ay ibibigay doon sa isang tribo ng Levita. Tapos, dun sa mga Levites, meron pa silang mga pare. Remember, lahat ng pare ay Levita, pero hindi lahat ng Levita ay pare. So, smaller group sa loob ng mga Levites. Yung mga pare, tumatanggap din sila ng sahod, tumatanggap sila ng pangangailangan galing dun sa tithes. Alam niyo kung magkano? 1/10. So, ibibigay ng mga taga-Israel, ikapu. Tapos, nung pag tinanggap na ikapu, yung ikapu ng ikapu, para yun sa mga pare. So, para reserve yun para sa mga priests. Pero hindi ito reserve para lang doon sa temple work. Maging yung mga benevolence works, yung magpagtulong sa mga mahirap, sa mga nangangailangan, galing din dito sa ikapu ng bayan ng Israel. Sabi ni R.C. Sproul, the Levites were set apart to take care of the spiritual and educational responsibilities of the nations. And their work and physical necessities were paid for by tithes. So Numbers chapter 18. Ngayon, ano naman yung offering? Ano yung difference? Yung tithes, may binanggit dito ng offering. Yung offering naman ay mga voluntary na mga gifts and contributions para sa temple.
So lahat ng tithes ay above and beyond, rather, lahat ng offering ay above and beyond the tithes. Kung amet, ang tithes ay mandatory, yan ay required, pero yung offering, yan ay labas na yan sa tithes. Kung baga, kung meron na silang voluntaryo na ibibigay, dagdag na ibibigay nila para doon sa mga gawain ng templo. Deuteronomy chapter 12, verse 6, chapter 11, at chapter 17. Ngayon, ginamit yung word dito na tithes and offering bilang magkasama. Ang ibig lang sabihin nun ay ito yung kabuuan ng economic responsibility nila para sa Diyos. So meron silang obligasyon economically, meron silang obligasyon financially, meron silang obligasyon materially para dun sa mga temple works. Ngayon, question number two, another question. Sa New Covenant ba, so ito yung time natin, sa New Covenant ba ay nare-require ang mga Christians na mag-exercise or mag-practice ng tithes? Sa New Testament, sa panahon natin ngayon, mula sa church, sa New Testament hanggang sa atin ngayon, nire-require ba, inaasahan ba ng Diyos yung mga taong bayan, spiritual na taong bayan, para sa tithes and offering? Ang sagot natin dyan ay yes and no. Yes and no. Una, bakit no? Bakit hindi? In the sense, nung technical details ng percentage at mga calculations. Hindi tayo nare-require ng Diyos dun sa technical percentage, ito yung mga percentage, ito yung mga inaasahan sa inyo. Napaka-elaborate po kung titignan niyo yung Old Testament. Napaka-elaborate ng mga technicalities na meron sila. Exclusive yan, yung mga technical percentage na yan, para sa mga Hudyo, sa bayan ng Israel. May bayan to na Israel eh, kaya yun ang hinihingi sa kanila during time ni Malakay. Pero, sinabi rin natin na yes, nagpapatuloy na inaasahan tayo sa diwa na yung substance ng tithing ay giving. Yung substance ng tithing ay giving. Merong moral side at merong positive side yung tithing. So, eksklusibo para sa mga taga-Israel, itong percentage na ito, itong mga calculations na ito, itong mga iba't-ibang mga technicalities, pero ang pinaka-substance ng tithing is that they must give God the produce of their land. Kaya makikita natin sa Bagong Tipan, hindi tahimik ang New Testament pagdating sa usapin ng pagbibigay. May utos pa rin ang pagbibigay. Bakit? Kasi sa Old Testament, andyan yung mga tithing, pero sa New Testament, although wala nang inaasahan, walang sinabi sa tithing, pero merong sense ng obligation ng giving. Kasi yung substance, yung moral substance, you must give to God. You must exercise the grace of generosity. So if we will give any counsel para sa atin, kapag may mga nagtatanong, required pa ba kami mag-tights? Ganyan? Kailangan pa namin mag-tights? Sa church nyo ba, nagka-tights? Anong sinasabi tungkol sa tights? Ang unang-unang evaluation natin dapat sa sarili natin, bakit ko tinatanong yon? Unang-una, bakit ko tinatanong kung required pa ba ang tithes? We should evaluate ourselves. Tinatanong ba natin yun kasi gusto nating malaman kung ano yung inuutos sa atin ng Diyos? Tinatanong ba natin yun kasi gusto kong malaman kung paano kong susundin ng Diyos? If ganon yung uri ng pagtatanong, then we will happily answer. We will happily answer. Pero, kung ang pinanggagalingan ng tanong na may tithes pa ba, dahil ayokong magbigay ng kahit ano, maling klase ng motibo yung pagtatanong. Tandaan niya natin, merong mga naniniwala sa tithing, mga Christian sila, naniniwala pa rin sila, required ang tithes, pero sila pa yung pinakamasayang mapagbigay na makikilala yung sa buong buhay mo. You will disagree with them na required yun, pero you cannot disagree with their life. Na sila yung pinakamapagbigay sa lahat. Masayang mapagbigay. Pero meron din naman na hindi naniniwala sa tithing. Sabi nila, hindi ako naniniwala na may tithes. Gusto ko cheerful giving lang,
pero hindi naman cheerful sa giving. Nasabihin nila, eh, wala, ayoko, ayoko, hindi totoo, unbiblical yan. Ang biblical ay masayang pagbibigay. Hindi naman masayang magbibigay. So, nagtatago, pwede tayong magtago sa litrato, sa front, na gusto natin maging biblical. Pero ang totoo, madama tayo. Pero ang totoo, sakim tayo. Pero ang totoo, ayaw lang natin. So, mag-ingat tayo doon sa mag-ingat tayo doon sa pagtatanong natin, mag-ingat tayo, evaluate natin sarili natin, nagtatanong ba ako for the purpose of obedience of faith? Nagtatanong ba ako kasi si Jesucristo ang Panginoon ko? Gusto ko siyang sundin. Sabihin mo sa akin, di ba paano ko siya susundin? If that's where you're coming from, that's very good. That's God glorifying. And you will see your answer in the New Testament scripture. So that's just part na pwede nating isipin. So, itong tithes and offering na ito sa kanila, it's for the practical benefit ng mga trabahante ng Diyos, ng mga levita, ng mga pari, para sa benevolence. Pero tandaan natin na yung action nila or yung inaction nila ay makaka-apekto, na nakaka-apekto sa mga levita, sa mga pari, at sa mga tao na kailangan. Pero ang main concern palagi ay yung Diyos. Okay? So, hindi sila magbigay. Magbigay sila, maapektuhan yung tao. Pero remember na ang pinaka-thrust, pinaka-focus, pinaka-emphasis ng Diyos ay siya yung ninakawan. Ang emphasis ng Diyos ay siya yung hindi sinunod. Ang emphasis ng Diyos ay yung covenant responsibilities na binigay sa kanila. So, yung mga Hudyong ito, pwede nila i-consider yung mga fellow men nila doon sa pagbibigay nila. Kunyari, totoo nagbigay sila para sa mga tao. Pero mali yun, mali pa rin yun, at kulang pa rin yun kung hindi nila kinonsidera ang Diyos. Kung nagbigay sila para sa mga tao, ay nakaaway yung mga levita, o yan na, sige na. Nakaaway yung templo, nakaaway yung mga, o yan na, bigay na. Pero hindi nila iniisip yung Diyos. That's still incomplete. That's still insufficient because God is the one who is commanding them this order. When they fail, they do not just fail the poor and the Levites and the priests. Rather, they rob God. Ang Diyos ang ninakawan nila, hindi yung mga practical needs lang ng mga tao yun. And every time they think and exercise tithe and offering, it must be a reminder to them that the Lord is the Lord of their tithes and offering. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga sa teksto natin. Offering intends to refresh faith in its vision of God. Offering intends to refresh faith in its vision of God. Tinatangka ng pagkakaloob na ang pananalig ay mapanariwa sa pagkakakilala nito sa Diyos. Yun yung isa sa mga main concern, main intention ng tithes and offering ay mapanariwa sila sa pananaw nila, pagtingin nila, pagkakakilala nila sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Pag nagbibigay sila, sino ba ang Diyos? Kapag nagkakaloob sila, nakikipag-usap sila, sino ba ang Diyos? Yun ang gusto ng Diyos na maalala nila. Pag nagbibigay kayo, may isip nyo, sino ba itong binibigyan ko? Kanino ko ba ipinagkakaloob ito? Sino siya? So the intention behind tithes and offering is to sustain and maintain a clear vision of God. So dun tayo magtatanong, paano mapapanariwa yung pananampalataya natin sa usapin ng pagbibigay? Paano mapapanariwa yung isipan natin, pananampalataya natin sa usapin ng pagbibigay? Ano yung katotohanan ng Diyos na makikita natin sa passage natin when we are thinking of offering? Number one, ito yung vision of God na kailangan maalala. Number one, God as the ultimate owner. Ang Diyos ang talagang may-ari. Number two, God as the abundant blesser. Ang Diyos ang saganang nagbabahagi. So una, God is the ultimate owner of all things.
And number two, God is the abundant blesser of all things. So ang Diyos ang talagang may-ari at ang Diyos ang saganang nagbabahagi. So tingnan muna natin yung una to refresh our faith. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng meron ka. Ang Diyos din ang may-ari ng lahat ng hindi sa'yo. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng tinatanggap mo. Ang Diyos ang lahat ng may-ari ng hindi mo tinatanggap. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo. Ang Diyos din ang may-ari ng lahat na hindi mo pinaghirapan at hindi mo pinagtrabahuhan. Again, R.C. Sproul, God is the author of all things, the creator of all things, the owner of all things. Whatever God makes, He owns. And what we own as stewards who have been given gifts from God Himself. Lahat ng rightfully and legally ours, that is also legally and rightfully God's. Ang lahat ng pagmamay-ari natin ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang isang popular word ay yung steward. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos na gamitin kung ano yung pagmamay-ari niya. Kaya naman, kung ang inuutos ng Diyos sa mga taong bayan dito sa Israel ay ibigay nila yung practical na pangangailangan sa kaharian, a failure para sa kanila yung hindi nila ibigay yung sa Diyos naman. Failure para sa kanila na hindi ibigay yung sa Diyos naman. Kapag hindi nila ibinigay yung sa Diyos naman, tinatawag yun ng Diyos sa text natin bilang pagnanakaw. Kaya tinawag na pagnanakaw eh. Bakit pagnanakaw yun kung hindi naman sa Diyos yun? Sa Diyos yan. Kaya yung pagnanakaw. Hindi mo pwede akusahan yung ibang tao na nagnakaw sila na sa kanila naman. Pagmamay-ari naman nila yun personally. Na bakit mo ginagamit yung phone na yan? Eh, sa kanya yan eh. Pwede mo lang akusahan ng magnanakaw kung ginagamit niya, kinuha niya yung hindi sa kanya. At ganun ang akusasyon ng Diyos. Sa kanya yan. Therefore, it is robbery not to give to God according to His command. The order of offering must refresh our faith that God is the owner of everything. Yung kalakaran ng pagkakaloob ay dapat na magpanariwa sa pananalig na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang Diyos ang may-ari ng Antipolo. Ang Diyos ang may-ari ng Calabarzon. Ang Diyos ang may-ari ng West Philippine Sea. Ang Diyos ang may-ari ng Asia. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng puno na nakikita niyo. Ang Diyos ang may-ari ng gusali na to. Ang Diyos ang may-ari ng bahay mo. Ang Diyos ang may-ari ng phone mo. Ang Diyos ang may-ari ng sasakyan mo. Ang Diyos ang may-ari ng motor mo. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng pagkain mo. Ang Diyos ang may-ari ng buto mo, ng dugo mo, ng buhay mo. Ang Diyos ang may-ari ng pamilya mo. Name it! Name it! Banggitin natin, ano man yan. Ang Diyos ang pinaka-may-ari ng lahat ng yan. Yung mga early Christians sa Book of Acts, magugulat tayo kasi, bakit napaka mapagbigay nitong mga to? Binibenta nila yung property nila para ilagay sa paano ng mga apostol. Para yung mga nangangailangan ay matugunan yung mga pangangailangan nila. Bakit ganun itong mga early Christians na to? Basahin ko sa inyo, Acts 4:32. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they have. Anong meron sa mga early Christians na to na kaya nilang ibenta yung property nila, yung pagmamayari nila, para ibigay sa paanan ng apostol? Because they did not claim their own possessions as their own. Hindi nila kinikilala na pagmamayari nila ultimately. Totoo, yung pagmamayari nila yun, yes. Kaya nga nila kayang ibenta eh. Kasi akin yan, di mo nga pwede ibenta yung visa yun. Panloloko yun. So binenta nila yung pagmamayari nila, pero at the back of their mind, ultimately speaking, what gave them the grace and the virtue to give and to sell is because they claimed that it was not their own. Naintindihan nila na lahat ng posesyon nila ay pagmamayari ng Diyos. Kaya maluwag sa puso nila na ibenta. Maluwag sa puso nila na ibigay.
maluwag sa puso nila na ipagamit. Bakit? Hindi naman sa Diyos to eh. Hindi sa amin to, sa Diyos to. Kaya hamon sa atin yan. Gusto mo mapanariwa ang pagbibigay mo? Gusto mo mapanariwa ang pananampalataya mo? To refresh your giving, believe that God owns everything that you own. Para mapanariwa ang pananalig mo, eh, isipin mo at alalahanin mo na ang lahat ng pagmamayari mo ay sa Diyos. You can, imperfect illustration ito, imperfect illustration ito, pero pwede mo isipin na ang Diyos ang landlord at ikaw ay nagre-renta lang. Pwede mo isipin na yun. Sa Diyos, pag landlord at nag-renty at yung nag-renter, pag ganun yung setup, kunyari, kami, nag-renta kami ng bahay. Sa aming bayon, yes, pwede namin gawin. Yung, pwede namin tirahan yun, lagay namin kung ano doon. Pero sa amin ba talaga yun? Hindi. Pinapagamit sa amin yun. Nag-renta kami, may-ari nun, pero kami rin yung may-ari nun in a lower, in a secondary sense. Ganun tayo sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng lahat, pinapagamit sa atin. Yung lahat ng pagmamay-ari niya, pinapagamit sa atin. Yung lahat ng totoo at ultimately ay sa Kanya. Kaya dapat huwag nating isipin yung kamalian na ideya na kapag magbibigay tayo, etong portion na ito, kunyari lang at 10%. Etong 10% sa Diyos yan. Yung 90% sa akin to. Maling isip, pag-iisip yan. Yung buong 100% ng lahat ng meron ka ay sa Diyos. May pinabibigay lang sa'yo na porsyento para sa Kanya. Sa gawain niya. Pero huwag na huwag mo isipin na yung 100% ay sa'yo. That's not ultimately yours. That's God's. Pero napakabuti ng Diyos pinapagamit sa'yo. Para sa pamilya mo. Gamitin mo yan. Para sa pangangailangan nyo. Gamitin mo yan. Para sa mga iba na mga gusto mo, na mga leisure. Ginagamitin mo yan para sa mga pangangailangan ng pamilya mo. Gamitin mo yan para sa mga pagtulong. Pero sa Diyos yan. Huwag natin isipin na itong, yung binibigay ko, yan lang yung sa Diyos. Yung tira, sa akin lahat yun. Kailangan mawala sa atin yung ganun pag-iisip. Pero, mali din naman ang mga churches na isipin na 100% pala sa Diyos. Ibigay mo lahat. Masanay ako na natin. Ibigay mo lahat sa offering basket. 100% pala sa Diyos eh. Kamalian din yun para sa mga churches. Kasi, sa Diyos yung lahat ng yun, pero may iba't ibang pinapagawa yung Diyos doon sa mga pera na yun. Hindi lahat yun pinabibigay ng Diyos sa iglesia. May parte lang doon na pinabibigay, utos ng Diyos ay ibigay mo para sa iglesia. Kalakhan yan, inutos ng Diyos para ibigay mo sa gastusin ng pamilya mo. As the opposite mistake of other churches. So, bilang practice, bilang habit, sa usapin ng pagbibigay, tignan mo yung lahat ng pagmamayari mo, tignan mo yung lahat ng pananalapi mo, at sa pananampalataya, maniwala ka na sa Diyos yan. By faith, believe that all of those are God's. Ang mga Hudyo sa panahon ni Malakay, hindi sila magiging mga cheerful tithers, huwag natin gamitin yung term na yun, hindi sila magiging cheerful tithers sa panahon ni Malakay kung iniisip nila na sa kanila yon. Isa sa mga binibigay ng commentaries, bakit ayaw nila magbigay? Sa amin naman ito eh. Ba't tayo may ibibigay? Sa akin ito eh. Pinagpagurad ko ito eh. Bakit ito ibibigay sa templo? So they will not be happy tithers if they believe that all of those are ultimately theirs. Meron tayong expression sa Pilipinas. Ang kay Juan ay kay Juan. At ang kay Pedro ay kay Pedro. Anong ibig sabihin nun? May ibig lang sabihin nun, what is mine, and what is yours. Ibig sabihin, bawal kong kunin yung sa akin, bawal kong kunin yung sa'yo. Perhaps, isa ito sa mga iniisip ng mga Judyo. Sa akin to eh. Bawal itong pakialaman. Bawal nga akong utusan. Bawal nga akong sabihan kung anong gagawin ko sa sarili kong pera, sarili kong produce. Pwede ganun itong pag-iisip nila. Akin to. Therefore, oops, you cannot command me of what is properly mine.
So pwede ganun yung iniisip nila sa personal, economic, at monetary condition nila. Pero ang Kristiyanong credo is superior than that expression. Alam niyo anong credo ng Kristiyanismo? Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro, ang kay Juan at kay Pedro ay sa Diyos, pareho. That's the creed of Christians. Ang kay Juan ay kay Juan, true. Ang kay Pedro ay kay Pedro, true. Pero yung kay Pedro at kay Juan, parehong yan, ay pangmamayari ng Diyos. Ayan ang credo natin bilang Kristiyano, na ang Diyos ang nagmamayari ng lahat. Ang spiritual na metodolohiya para patayin ang ganid at palabungin yung pagbibigay ay ang paniniwala ng lahat ng akin ay sa Diyos. Pangalawa, to refresh our vision of God, this is the second vision of God. Ang Diyos ang sagalang nagbabahagi. God is the abundant blesser. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above, coming down from the Father of heavenly lights. Etong mga Hudyo sa panahon ni Malakay ay handang-handa na itikom yung mga kamay nila sa pagbibigay para sa templo. Pero kabaliktaran nila yung Diyos. Habang sila, handang-handa silang itikom yung mga kamay nila, ang Diyos naman, bukas palad. Bukas palad na bukas palad. Pansinin niyo yung verse 10 hanggang 12. Siyempre, Old Testament ito, material talaga at physical blessings so ipinapangako sa kanila by under sila ng Old Covenant. Pero ang gusto mong makita nyo doon ay madamot itong bayan na ito eh. Napakadamot. Napakasuwail. Pero yung Diyos, upon their repentance, God is ready to give them. Ang tagal, hindi mapagbigay itong bayan na ito. Pero upon their repentance, handang-handa yung Diyos na ibuhos. Buksan yung langit para sa kapuspusan ng pagpapala. Kabalik na nga, no? Mga madadamot na tao na pagbigay ng Diyos. Mga tao na ayaw buksan yung palad nila, yung Diyos na handang-handang buksan yung sarili niyang palad. Inaasahan ng Diyos na yung pagkamapagbigay niya, yung benevolence niya, yung liberality niya, yung generosity niya, that will urge the greedy to change and be givers. Na kapag nakita nila, ay, ang Diyos namin mapagbigay. Ang Diyos namin sagana na nagpapala. Ang gusto ng Diyos, gayahin siya. Ang gusto ng Diyos, makita yung pinagkaiba nila, total polar opposites. So when faith sees the generosity of God, it sanctifies the self-seeker into being happy givers. Kapag nakikita ng pananampalataya ang pagiging mapagbigay ng Diyos, ang mga madadamot ay nagiging maligaya sa pagbibigay. Dahil ang Diyos ay hindi sumasamba sa mamon. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat sumamba sa mamon. Dahil ang Diyos ay hindi nagmamahal sa pera, ang mga Kristiyano ay hindi dapat nagmamahal sa salapi. Dahil ang Diyos, imbis ay mahal na mahal niya ang pagbibigay at pagkabukas palad, ang mga Kristiyano ay dapat tumulad na maging masaya at maligaya sa pagiging bukas palad. So to refresh your giving, believe that God gave you everything that you have. Hindi lang yung katotohanan na sa Kanya yan, yung katotohanan din na bigay niya sa iyo lahat yan. Lahat ng pagmamay-ari natin ay galing sa mabuti at sa ganang kamay ng Diyos. Lahat tayo, napapalibutan tayo ng biyaya ng Diyos na hindi naman natin binigay sa sarili natin. Hindi mo bigay sa sarili mo yan, Diyos ang magbigay sa iyo yan. At lahat ng iyon ay galing sa mabuti niyang kamay. Diba, sa doxology natin, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here before. Hindi ko natapos eh. Pamaya na. Pero, sa Kanya lahat galing yung pagpapala. Lahat ng meron ka, pag may-ari mo, ng nakamtan mo, galing lahat yan sa mabuting kamay ng Diyos. Again, this is an imperfect illustration, pero isipin nyo kapag may birthday party, o kaya naman may mga celebration, o kaya exchange gifts, ganyan. Yung mga regalo na ibibigay sa'yo, or ng mga nakatambak, mayroon lahat din ng mga pangalan.
Sino ang nagbigay nito? Yan, nakasulat yung pangalan dun sa mismong regalo. Ang pangalan niya, no, galing kay ganito, galing kay tito, galing kay tita, galing kay mama, galing kay papa, galing kay kaibigan. May pangalan na nakalagay dun sa mga regalo. Ang gusto nating isipin ay tignan mo yung lahat ng meron ka at isipin mo na nakalagay po ng pangalan ng Diyos. Nakatatak yung pangalan niya, nakasulat yung pangalan niya. Lahat ng meron ka sa bahay niyo, lahat ng meron ka sa trabaho mo, lahat ng meron ka na pagmamayari, legal property mo, nakapangalan niya sa Diyos, galing sa Diyos. It is His and He gave it to you as a gift, bakas na regalo na ibinigay niya sa iyo. God's name is written in all that we have and they are all gifts from Yahweh. Nung isa sa mga Reba Pluzon meeting, isa sa mga nag-devotion ay si Pastor Romeo Endaya. So minsan naka-visit na dito si Pastor Romeo. Siya ay pastor sa Quezon Province. At isa sa mga binanggit niya doon sa Reformed Baptist Association of Churches na devotion ay regarding sa giving. Sabi niya, sa lumang tipan, inutusan sila na magbigay ng 10% dahil nakatanggap sila ng lupa, ng kapirasong lupa sa Kanaan. So, sa inyo yung Kanaan, lahat ng produce niya dyan, ibigay niya sa Diyos. Ang pangako sa kanila ay kapirasong lupa sa Kanaan. Sabi ni Pastor Romy, sabi niya, paano pa tayo, mga Kristiyano sa bagong tipan? Kapirasong lupa lang ba ang ipinangako sa'yo, binigay sa'yo ng Diyos? Hindi ba ang binigay sa'yo ay kapuspusan ang pagpapala? Hindi ba bagong langit at bagong lupa? Buong mundo binigay sa'yo ng Diyos. Napaparating. Tapos, mag-iisipin natin na magdamot pa. Ang ibibigay natin sa isip na, less than cheerful giving, less than 10% yan. Ay, isip natin, dahil cheerful giving, gusto ko, mas maliit kaysa sa Old Testament. Sabi ni Pastor Romy, hindi ba baliktad na klase ng pag-iisip yun? Hindi ba dapat higit na masaya, na maluwag, na labis yung pagbibigay na ibibigay natin sa kapuspusan ang binigay sa atin ng Diyos? Isa yan, sinabi ni Pastor Romy, binigyan niya tayo ng pananampalataya, binigyan niya tayo ng pagsisisi, binigyan niya tayo ng iglesia, binigyan niya tayo ng kapatawaran, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan niya tayo ng pagpapabanal, binigyan niya sa atin ng banal na spirito, binigyan niya tayo ng panalangin, binigyan niya tayo ng kasulatan, binigyan niya tayo ng resurreksyon. Inibig ng Diyos ang makasalanan ng ikaw at binigay niya ang bugtong niyang anak. Alam naman natin na paparating pa lang yung kaluwalhatian. We know that. Alam natin, paparating pa lang yung kaluwalhatian. Pero kaya-kaya na nating sabihin na binuksan niya na yung langit at binuhos niya na sa'yo yung magpapala ng Ebanghelyo. We know that the best is yet to come in the second coming. But we can already say that God has already opened the floodgates of heaven. And He has already poured it out from His generous hands. Kaya bilang pagtatapos, ang Book of Malachi ay isang napakasikat na libro at napakasikat na libro tungkol sa tithes. Pero sana, ang isa sa mga inaasahan ko na pag binasa natin yung Malachi, hindi lang tithes yung nalalaman natin. Ang dami na nating preaching, di ba? Sana alam nyo naman, may chapter 1 yan, may chapter 2 yan. Nasa chapter 3 tayo, may bago pa chapter 3. Pag sinabing Malachi, hindi lang tithes. Pag-ibig ng Diyos. Pagsambang tama. Pag-ibig sa asawa. Obligasyon bilang pare. Kaya sana huwag nating isipin, ay Malachi tithes. Eh, ang napakayaman ng kapuspusan ng mensahe, nakakalat na to. At ang dalawang inaasahan ko ay sana habang napakarami ang bumabaluktot sa Malachi chapter 3 verse 6 to 12 while so many churches and so many Christians are twisting and corrupting this text, sana huwag natin sinusundan kung hindi parangalan natin ang teksto.
parangalan natin, sundin natin, igalang natin. Dahil ito ay salita ng Diyos. Kung binabastos nila ang Malakay 3:6-12, hindi natin sila susundan, hindi natin babastusin ang teksto. Igagalang natin to at papupurihan natin ang Diyos dito. Kapag pag nagsasalita ang Diyos tungkol sa pagbibigay, sana maalala mo na hindi ito tungkol sa pera. Sana maalala mo na tungkol ito sa puso ng mga tao ng Diyos. And I believe 2 Corinthians chapter 12 verse 14 summarizes it best. 2 Corinthians 12:14. Itong sinasabi ng Diyos, I seek not what is yours, but you. Hindi hangad ng Diyos kung ano yung mga pagmamay-ari mo. Ang hangad ng Diyos ay ikaw. Yung puso mo, yung isip mo, yung pag-ibig mo. Sabi ng Diyos, I seek not what is yours, but you. Eh, huwag nating isipin na ang main agenda at ang target ng Diyos ay mga bulsa natin. Ang target ng Diyos ay mga puso natin. Ang kaluluwa natin. Manalangin tayo, O Diyos, ng nagmamay-ari ng sangsinukob, pinupuri ka po namin, purihin ka, sambahin ka. Ikaw na magmay-ari ng lahat ng mga bagay ay ikaw rin ang nagbigay at nagpala sa amin ng maraming bagay. Turuan mo ang mga puso namin na ibalik sa iyo, magbigay sa iyo, buksan ang mga palad namin. Dahil kapag ginagawa namin yun, tinutulara namin siya na nagligtas sa amin mula sa kasalanan, kamatayan, at impyerno. Pinupuri ka po namin, yung aming Ama, kapagbigay na Ama, sa pangalan ng ibinigay mo na si Jesus. Amen.